bang sabihin si Vero na nagpadala ng mga security? Just in case lang na manggulo ulit si Gio. Dadalawin ko lang mo yung anak ko. Amahaw ako ni Jane. Mas lalong hindi ka pwede. May ala ka pala eh. Teka lang, bitayuan niyo ako. Hindi pa pwede. Gusto lang makita yung anak ko. Clarice, pwede ba? Papasukin mo na si Gio? Hindi, Ninang. Maninindigan ako. Gio! Ikaw yung nagtulang sa akin. Para gawin to, Clarice. Hindi ko bibitawag tong nurse na to. Kasi labas niyo ang anak ko! Gaya po ng bilo. Gusto mo, dami ba? Ito gusto mo! Inaharang po namin. Pero may saltik po ata ito eh. Ano nangyari sa loob? May nang-hostage. Dahil may nag-aamok daw sa loob. Yung si Gio Yanday! Jade! Daddy! Jade! Daddy! Jade, anak, umusok ka na. Misa. I'm sorry. Jade, dali ka na. No, Jade! Si Gio, idedemanda ro nung nurse na in-hostage siya. Pati nga yung ospital, nagdemanda. Uncle, hindi ako pwede magtagal dito. Paano na si Jade? Ang problema natin, kulang yung pampiyansa mo. May naisip na ako na pwede natin lapitan. Siguro naman alam mo na kung sino. Yun naman talaga yung dapat eh. Maramdaman ni Gio na kawawa siya. At pag nawala na siya ng pag-asa, I will be his savior. Gio! Uncle Mark! Mark, anong balita? Nandiyan daddy mo eh. Dad! Alam mo ba, naputok na ang pangalan mo sa mga tabloid at sa TV. Ano na naman ang mga kawalagyang ginawa mo? Dad, pakinggan mo muna ako. Mag-explain ako. Walang excuse ang ginawa mo. Sige na. Naamin ko, nagkamali ako. Iyon naman yung gusto mong marinig, di ba? Masyado ka kasi mapagmalaki. Dad, ano ba bang gusto mo? Walang-wala na ako. Gusto mo ba lumuhod pa ako sa harapan mo? Dad, please, tulungan mo akong makalabas dito. Please. Ang ginawa mo. Hindi ko kukonsintihin. You learn your lesson. Dad! 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 Tindihin mo na lang yung daddy mo. Kilala mo naman ang ugali nun. Kamusta na nga pala si Jane? Nailabas na po namin siya sa ospital. Miss, maraming salamat po talaga. Don't mention it. Kaya ka ba nandito para lang magpasalamat sa akin? Nabalitaan niyo naman po siguro yung ginawa ni Gio, di ba? Oh my. What an unfortunate incident. Ano ba naman yan si Gio? Parang hindi nag-iisip. Is he on drugs? Sana po hindi. Eh, pero kasi, nakainom po siya nun eh. That is even worse. Hindi ko na nga po alam kung paano siya pagtatakpan kay Jade eh. Sobra na po kasi yung ginagawa niya. Minsan nga po iniisip ko, tama pa po ba na ipagdamot ko sa kanya yung anak ko? Clarice, don't blame yourself. Alam mo, unstable na yan si Gio. Very unreliable. At saka dangerous. Dapat lang ng bilang ina, proteksyonan mo yung anak mo at all cost. So, itutuloy ko pa po ba lahat to? Of course, Clarice. Turuan mo ng leksyon yung si Gio. After all, ikaw na sa katwiran, kaya manindigan ka.
Nagdala nga pala akong mga gamit, tsaka pagkain. Chine-check lang ng mga pulis. Kamusta ka dyan? Uncle, talagang hindi na ako naalala ni Clarice yun. Hindi niya mala akong madalaw dito. Gio, nasaktan din siya sa mga ginawa mo. Intindihin mo na lang. O talagang siguro wala na akong kwenta sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Lalong walang mangyayari sa inyong dalawa. Uncle, hindi naman ako mapupunta dito. Hindi niya pinagdamot sa akin yung anak ko eh. Uncle, kumusta na kaya si Jade? Baka naman pwede kumustahin mo siya. Kahit yun man lang malaman ko. Nak, kamusta lagi ni Gio? Di ka ba nagpunta sa kanya? Hindi po, Ma. Kasi na-realize ko na kailangan ko siyang tikisin para matuto naman siya. Wala ka na ba talagang amor para sa asawa mo? Ma, ginagawa ko lang kung ano makakabuti kay Jade. Pinoprotektahan ko lang siya. Hindi mo pinoprotektahan ang anak mo, Clarice. Sinasaktan mo si Jade dahil nilalayo mo siya sa sarili niyang ama. Ma, ako ang ina. Alam ko kung ano makakabuti sa anak ko. Oo, alam ko. Ikaw ang ina. Pero anak, makinig ka naman sa akin. Ma, pwede ba? Nakikiusap po ako sa inyo. Pabayaan niyo na muna po ako. Jade, anak. Dito na si Mommy. Panay-panay na naman ang puntos mo laban kay Laura, ha? Baka naman mamaya, bigyan ka na ng Mother of the Year award na ni Clarice. Well, that's the idea. To make Laura look like the enemy, and I, the hero, sa paningin ni Clarice. Until, dahan-dahan silang ngat-ngatin ng pagdududa nila sa isa't isa. And the relationship collapses. At tuluyan ka ng magiging ina ni Clarice, ganun ba? In a way, yes. Pinatay ni Laura ang anak ko. Kaya aagawin ko rin sa kanya ang anak niya. Kapalit ng nawala sa akin. Thank you, Miss, for seeing me today. Ano ka ba, Clarice? Ikaw pa, mahihindian ko. Ano ba nangyari? Nagkasagutan po kasi kami ni Mama. Hindi po kasi siya sumasang-ayon sa desisyon ko eh. Ganun lang talaga si Laura. Siguro dahil hindi niya naiintindihan kung ano yung pinanggagalingan mo. Pero ako kasi, kilala ko na kayong dalawa ni Gio. Ayoko naman pong maramdaman ni Mama na hindi ko na siya sinusunod. Nasa tamang edad ka na, Clarice. Gawin mo kung ano sa tingin mo yung tama. Manindigan ka. Siguro, sa ngayon, hindi mauunawaan ng Mama mo, pero eventually, maiintindihan din niya kung hindi man ngayon, maybe later. Basta, Clarice, manindigan ka, gawin mo yung tama. May isa pa pala akong tulong na ibibigay sa'yo para maproteksyonan mo yung anak mo. Ano po yun? Boss! Welcome back!
Boss. Sino? Bagong pasok, boss. May kapanda dyan. As expected, nag-aaway na ang mag-ina. Alam mo, Gilda, ang sarap pakinggan habang kinukwento sa akin ni Clarice kung paano siya sinaktan ni Laura at kung paano niya sinaktan si Laura. And that's all because of me. Tuloy-tuloy na ang pagkapanalo mo laban kay Laura, ha? Eh, parang ang baby mo na. Well, he's next on my agenda. Kailangan ko na siyang puntahan. Hoy! Ba't ganun ka makatingin sa akin kanina, ha? Nakakalalaki ka! Ako ba yung kinakausap mo? Oo. Kanino ba ako nakaharap, ha? Hindi kita tinitingnan. Ikaw ay nakatingin sa akin, eh. Anong gusto mong palabasin, ha? Na bakla ako? Ewan ko sa'yo. Maangas ka! Gusto mo ba sakit ko yung mukha mo? Di ako nalatakak sa'yo. Clarice, kasi hanggang ngayon nakakulong pa rin si Gio. Malaki pa kasi yung kulang namin sa pampiyansa niya. Tumawag na rin ako sa daddy niya pero ayaw tumulong eh. Eh, magkano po ba kailangan? Tutulungan mo kami? Pwede naman, kung gusto niya. Clarice, ano ba nangyayari? Ba't kayo nagkakaganito? Uncle, siya ang may gusto nito. Hindi ako. Alam mo, pagka kausap ko si Gio, lagi niya sinasabi na mahal niya yung anak niyo. Eh, kaya nga po ako tutulong dito eh. Para makalabas siya. Pero hanggang doon na lang yun. Salamat. Sir, baka naman pwede na akong makalabas dito. Hindi ako pwede magtagal. Inihintay na ako ng anak ko. Hindi ka pwedeng makalabas hanggang di ka nagpapiyansa. Sir, parang awa niyo. Palabasin niyo na ako dito, please. Sir. Iran Monte. Sir, bakit ako? Palabasin mo na, sir. Oh, sir. Talaga ako? Sir, salamat ako. Ayan na. Saan mo nagpiyansa sa akin? Nasaan naman yung uncle ko? Hindi ang uncle mo nagpiyansa sa'yo. Gio, ako si Attorney Cesara. Congratulations! You're free at last. Teka, sino ang nagpadala sa inyo? Ang dad ko ba? Hindi ang daddy mo ang nagpadala sa akin dito, kundi ang client ko. Hi, Gio. Did you miss me? Biron? Ikaw ang nag-bail sa akin? Kamusta ka, Gio? Did you miss me? Sino pa ba ang akala mo tutulong sa'yo, asawa mo? Nakalimutan na ako ni Clarice. Yun nga yung balita ko eh. Pero kailangan ba natin talaga siyang pag-usapan? Marami tayong dapat ayusin. Gio, you look awful. Mas masakla pa dito yung nararamdaman ko ngayon. I know. Kaya dapat makabawi ka. Let's go. Pero... Gio, huwag ka na tumanggi. Wala nang ibang tutulong sa'yo kundi ako. Alam mo, malaking bagay kay Gio na ikaw mismo pupunta doon. Talaga, Uncle? Ma-realize kaya niya yun? Oo naman. Biruin mo. Ikaw mismo magpapiyansa sa kanya para makalaya. Eh, tatay pa rin naman siya ng anak ko. Yun lang yun, Uncle.
galit ka pa rin talaga sa kanya. Hindi ko ayan yung anak ko na managili dito habang naipaglabuhan ka dyan sa lalaki mo! Bitawan na anak ko! Bakit mo ginagawa to? Dahil pabayaran, ina! Sarista, aksidente kami. Ano? Nagmakaawa ko sa'yo na huwag mo siyang kunin sa akin! Lagay mo sa bihit ang pamatayan yung anak ko! Ngayon sabihin mo sa akin! Sino ba sa mga magulang? Basta, Clarice, manindigan ka, gawin mo yung tama. May isa pa pala akong tulong na ibibigay sa'yo para maproteksyonan mo yung anak mo. Ano po yun? Eh, sino ba naman kasing hindi magagalit sa kanya, Uncle? Pati anak ko, dinadamay niya. Aksidente naman yun. Aksidente na siya pa rin ang may kagagawan. Anyway, hindi na rin naman niya masasaktan yung anak ko eh. Sigurado po ba kayo, attorney? Pwede natin gawin yun ang hindi nalalaman ni Gio? Yes, Clarice. Marami na akong nahawakan ng similar cases. Kaya alam kong ginagawa ko. O, di ba, Clarice? Hindi na imposible mangyari yung gusto mo. Hindi ko nga po sure kung gusto ko pa po ito, eh. Clarice, di ba nag-usap na tayo? Kailangan magpakatatag ka. Panindigan mo ito. Alam ko mahirap sa umpisa. Hindi madali. Masakit gawin ang tama. Pero kung gusto mo talagang matuto si Gio, ito lang ang paraan. Ewan ko lang kung hindi pa siya maturuan ng leksyon pagkatapos na ito, kung hindi pa siya tumino. Tutuloy na ba natin ito? Yes, po, attorney. Kaya na bahala kay Clarice. Kailangan turuan si Gio ng leksyon. Eh, bagsak na nga yung tao eh. Pero, Uncle, nagsisi na ba siya? Di ba parang wala pa rin naman? Hindi pa rin siya nagbabago. Nasaan na ba tayo, Uncle? Malapit na tayo sa presinto. Doon na rin natin na sasalubungin yung attorney niya. Siguro naman hawak na nila yung release order. Si attorney, may sagot. Hello, attorney. Yes, si Clarice po to. Kasama ko po si Uncle Mark. Attorney. Mark, Clarice. Kaya galing ko lang sa opisina ng bayaran ng bail. According sa records nila, may nagbayad na ng bail ni Gio. Ano nangyari yun? Teka, sino po nag-bail sa kanya? Wala nakasulat. Pero hindi naman mahalaga kung saan ang pinanggalingan ng pera. Case number lang at pangalan na sasakdal ang kinukuha para mabayaran ang bail. Paano? Hindi na ako tutuloy sa presinto. Paano, Clarice? Balik na tayo sa inyo? Hindi. Kailangan natin dumiretso sa presinto. May kutob ako, babae niyo yung nag-bail sa kanya. You look so much better. Kain na tayo. I know you must be starving, kaya in-order ka lahat ng paborito mo. Nasaan na si Attorney Cesara? Pinauwi ko na. Marami pa rin siyang aasi kasi yung ibang kaso. Akala ko ba pamimitingin natin yung pagdidepensa ko dun sa kaso ng final sa akin ng nurse? Gio, wala kang laban. Nakunan ka ng video. Nang hostage ka, you're guilty. So, ano nang mangyayari sa akin ngayon? Pero lang ang katapat nun. Pinakilos ko na si attorney. So, magbibigay siya ng offer doon sa nagdemanda sa'yo. Aareglihin niya ang lahat. Sinabi ko naman sa'yo, hindi kita pababayaan. Meron. Na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo para sa akin. Pero hanggang dito na lang muna to. Babayaran ko na lang lahat ng ginastos mo ako. Nagkapera na ako. Who do you think you're talking to? I don't care about the money. Mahalaga sa akin yung buhay mo. Pero maski malusutan mo pa ang kasong ito, hindi ka pa rin maayos, Gio. Bahala na. Kakayanin ko itong mag-isa. Si Jade lang mahalaga sa akin ngayon.
Gusto ko lang ulit makasama yung anak ko. Excuse me. Chia, ano ba? Ano ka nga? Alam ko, importante sa'yo yung anak mo. Pero makakaharap ka ba sa kanya na ganyan ang itsura mo? Chio, let me help you. Huwag mong sarilinin ang lahat. Nandito ako. Tutulungan kita maski walang kapalit. Because I care for you. Kumain ka na. Confirmed, Uncle. Na ano? Hindi si Dadang nag-bail kay Gio. Eh, sino naman? Uncle, tama yung kutob ko. Kirida niya yung gumawa ng paraan para makaalis siya dito. Alam mo, kung tama yung kutob mo, palagay mo kaya pupunta pa rito yun para sunduin si Gio? Uncle, kaya nga aalamin natin eh. Halika na, umuwi na tayo. Hindi. Basta na ha. Promise mo. Ako lang best friend mo ha. Wala ka na ba talagang amor para sa asawa mo? Maginagawa ko lang kung ano makakabuti kay Jade. Pinoprotektahan ko lang siya. Hindi mo pinoprotektahan ang anak mo, Clarice. Sinasaktan mo si Jade dahil nilalayo mo siya sa sarili niyang ama. Ma, ako ang ina. Alam ko kung ano makakabuti sa anak ko. Oo, alam ko. Ikaw ang ina. Pero anak, makinig ka naman sa akin. Ma, pwede ba? Nakikiusap po ako sa inyo. Pabayaan niyo na muna po ako. Dai, kamusta na nga pala kayo ni Clarice? Parang lumalayo na nga loob niya sa akin, Dai. Tuod yun. Dati, pag may problema siya, lahat sa akin lang niya sinasabi. Tsaka ang pinaka-importante, nakikinig siya sa akin. Ngayon, masakit man aminin, pero parang wala na ata akong kredibilidad sa anak. Hindi mangyayari yan kahit kanino man. Dahil Dai, ikaw lang may boses sa anak mo. Hindi na ngayon. Malaki na ang impluwensya ni Veron sa kanya. Hindi kaya, Dai, ini-skim ka ni Veron para malayo ang loob ni Clarice. Alam mo, hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko yung mga pagbabanta na sinabi niya sa akin. Kung sa bagay, Dai, alam natin kung gaano ka-impacta yung Veron na yan. Na-agyot siya chance na manira. Kung yan man talagang mga plano niya, hindi ako papayag na magtagumpay siya. Ipaglalaban ko kung ano man ang relasyon namin ni Clarice. Umuwi na tayo. Halika na. Excuse me po. Ako po si Clarice Almonte, asawa po ni Gio Almonte, yung nakakulong dito kanina. Totoo po bang nakalaya na siya? Oo, gawin ka ngayon na lang. At sino pong nagpiyansa sa kanya? Abogado ang nagpunta rito. Si Adon sa Sara. Abogado? Saan po kaya nanggaling yung abogado? Wala akong alam eh. Hindi rin sila nagsasabi sa amin, saka hindi na rin namin tinatanong. Basta't may bail order at may resibo, nire-release namin yung nakakulong. Ganun pala eh. Mrs., bakit po ba interesado kayong malaman kung sino nagpiyansa kay Gio Almonte? Dahil may kutob ako babae niyang sumundo sa kanya dito. May sumundo sa kanya kanina. Tama ka, babae. Chatting naman. Kuya, babae din ako. Kaya nakaka-relate ako sa kanya.
Naagawan na rin ako ng asawa, Mrs. Naku, kaya okay, alam ko ang nararamdaman mo. Ano pong itsura? Naka-shades. Maganda, mukhang mayaman. Talagang lantaran na sila nagkikita ng kabit niya. May narinig pa po ba kayo na iba sa mga napag-usapan nila? Narinig kong nabanggit ng asawa mo ang pangalan niya. Ano pong pangalan?